mga brother, sa mga naka-drum brig dyan, tulad nitong sa akin. So, importante-importante na malaman nyo kung paano magtanggal itong gulong nyo sa unahan. So, para ma-access nyo yung mga gagawin nyo pa, tulad ng pagpapalit ng bearing, pagpapalit ng preno, o kaya naman ma-inspect nyo yung preno nyo kung makapal pa, then pagpapalit ng gulong. So, lahat yan, bago nyo magawa yung mga activities nyo na yun, ay kailangan tanggalin nyo o malaman nyo kung paano magtanggal itong ating gulong na to. So, sa pagtatanggal naman ng gulong itong atin, is mas madali ito kukumpira mo sa naka-disc brake. So, naka-disc brake kasi pagkatanggal lang ng pinaka-gitnang axle is hugot mo na siya. Tapos yung pinaka-cable niya is at nadidetach lang naman. So, sa atin, kailangan pa magtanggal ng screw. Kaya ito, una mong tatanggalin itong screw na to. Ito kasi yung nag-hold sa inyong speedometer cable. So, itabi nyo lang to at magagamit nyo pa. So, saka nyo siya, mahuhugot nyo na siya. Then, secondly, itong pinaka brake cable nyo. So, tanggalin nyo lang yung pinaka nut nya. Yan, tulad nyan. Hanggang sa all the way na matanggal nyo. So, yan, open na siya. So, ang susunod naman tatanggalin is ito ng pinaka axle nut nyo sa pagitan itong nag-pre-unbolting na ako para medyo mabilis itong ating video. Kasi ang ating activity ngayon is magpapalit ako ng brake nito. Ayan, tabi nyo lang yun. Eh, saka nyo siya na mahuhugot. Ayan, so alalayan nyo kasi mahuhugot nyo na itong inyong. Ayan, so ito siya. So ito tabi nyo muna. Ayan, so inspectionin natin itong ating preno. So technically palitin na siya kasi manipis na itong aking preno. So lilinisin ko muna, then saka natin siya papalitan. So ayan, medyo nalinis natin siya. So yung ating susunod na step is tatanggalin natin itong brake shoe natin. Ito, ay yung shoe, ito yung preno, brake shoe. So pagtatanggal, i-ano mo lang ito. Tatanggalin mo lang yung kanyang pinaka-lock sa pick. Ito. Punutin mo lang. Ayan. Then, saka mo i-an mo siya. Persay mo siyang siyang patanggal. So, ito. Sabi ko nga sa inyo, ito, dadali natin sa shop, sa tindahan, para parisan. Para hindi na tayo pabalik-balik na magkakamali pa tayo ng bibilin. So, yan yung ating diskarte sa pagbili. So, ito ngayon, lilinisin natin ng gas para matanggal yung lumang grasa. Then, mapalitan natin ng bagong grasa itong ating speedometer gearbox. So, parang good as new ulit ang kanyang performance. So, ayan, mga boting, nalinis na natin yung loob. So, ngayon, nalagyan natin ng grasa itong pinaka speedometer gearbox niya. Itong gear nyo na to. So, lalagyan natin siya ng krasa. Ayan. So, ilagay lang ulit natin. Ipit. So, yan. So, nasa sa inyo kung ilang krasa yung pwede nyo lagay. Wala naman siyang requirements talaga na ano. Basta as long na sigurado nyo lang na sapat siya para sa kanyang ano space. So ayan, naka-ready na yung ating nabiling bagong friction na ilalagay natin dito sa ating motor. So ayan, natin para bagong bago. So nalinis lang natin yung gearbox. Ayan. So ayan, tapos nga pala lagyan nyo rin ng grasa tong ito, yung mga side na to, para kasi dyan siya magkakaroon ng contact eh, kaya mas maganda may grasa siya para hindi siya mauupod basta-basta. Sa paglalagay, napakasimple lang. So ganun nyo lang, ibiyakin nyo, ipantay nyo lang to, tapos saka nyo siya biyakin muna. So pagkabiyak nyo ganun, tama nyo lang. Yan, yan, nahintan nyo ng persa.
Ganun lang, i-attach lang siya ganun. Kailangan talaga ng bersa para may kabit siya. So, yan. So, pagkatapos yung may kabit niya ulit yung ano, yung bago nyo. So, huwag nyo kakalimutan to. Yung pinaka-washer niya. Kasi ito yung stopper niya eh. Yung hindi siya mawawala sa kanyang alignment. Yan, kabit nyo yung inyong lock niya. So, yan. Ganyan lang. Napakasimple. I-split nyo lang. Bago na ulit. Fresh na fresh. Ayan. Pwede natin siyang ibalik sa ating gulong. So sa pagbabalik, vice versa lang din ng pagtatanggal natin kanina. So unahin nyo rin muna itong preno, ikabit nyo muna itong preno, then saka nyo na ikabit itong speedometer nya. At tignan nyo lang kung nasa tama yung kabit nyo. So hindi ko muna siya ikakabit ngayon dahil kasi magpapalit pa ako ng gulong sa aking yung sa aking gulong nga yun. So hanggang dito na lang yung ating video. Next video ko is pagkakabit na ulit ng gulong na to na bago dito sa ating motor. So hanggang dito na lang, paalam sa inyo. So puli na may natutunan naman kayo. Paalam.